Yeah, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Nay. Ma'am. Yung anak niyo raw po, nagpaalam umuwi? Opo, sir. Bakit po siya uwi na? Yun nga, sir. Ang sabi niya, nung time na nag-video call siya, uuwi lang raw siya magpapasundo sa kanyang papa po, nung 28 po. Bakit na po siya uwi? For kasi ng September, may ano kasi sa kanya, yung birthday ng namatay niyang anak. Hmm. Yun ang sabi niya. Supposed to be pag-uwi niya, hindi na sumipot? Hindi na po, sir. Hindi po. Hindi na nakauwi ng bahay? Hindi na po, sir. Ano sabi po ng amo? Ano, pinasakay lang daw po nila ng taxi nung anong gabing yun. Nung ano, alas dos ng madaling araw. Bali, ito po, Idol Rafi, ang sinasabi po kasi is ang amo po niya ay si isang pulis po, na si Police Major Michael Oyangguren, ng Substation Commander Toril Davao City PNP. Okay. At meron nga po tayong conversation patungkol po, kausap po dito ng anak po ni nanay, ang kanyang auntie. Natatakot ako sa amo na pulis. Huwag kang maingay dahil delikado, maraming madadamay. Kailangan kong may masumbungan dahil sumisikip na yung dibdib ko. Huwag kang magsumbong kay nanay at tatay. Ikaw lang ang sinabihan ko. Yung una, kanino galing lahat muna? Lahat po ito ay message po ni Justine May, yung nawawala po. Kanino siya mini-message? Kay auntie niya na si Ma'am Marian Eduardo. Lahat yung binabasa mo, message kay Justine pa lang po ito. Sige, okay. Tapos, sinabi po niya, madumi na ako kasi ginalaw na ako. Opo. The rest, sir, ito po, nagmamakaawa lang naman po siya na wala po siyang masabihan at mabigat na daw po yung kanyang dibdib. Colonel, ano na po ang resulta ng inyo pong ginagawang investigasyon tungkol dito sa pagkawala ni Justine May Saldua? Sir, ngayon ko lang ito na ano, sir, yung reklamo na ito, sir, ngayon lang nakarating sa akin. Okay, kailan pa nawawala? August 28. Ah, hindi pa nakarating po sa inyo, so ibig sabihin hindi pa pwede inimbestigahan? Wala pa. Ngayon ko lang ito na ano, sir. Anyway, sir, i-ano ko ngayon, sir, sa aking investigation, sir, kung ano na yung ginagawa ng investigation dito sa kaso na ito na in connection doon sa Turin incident. August 28, September 28, so 1 month na. Pumunta na po kayo sa mga polis. Yung sa ano lang po namin, sir, sa lungsod, ano, nagpa-blatter po. Tapos nung sa amo niya po, doon sa Toril, hindi po kami pumunta kasi yung doon na lang ako nag-ano sa polis, nagtatanong kung anong update. Tapos nung September 4 kasi po, pumunta sila doon sa bahay namin. Sino po yung amo? Oo. Anong sabi po ng amo? Ilala, si Major? Oo. Anong sabi po ni Major? Ano, pinaimbestigahan raw mo niya sa ano niya, sa tao po niya. Tapos, ano, nagtanong nga kami noon kung may CCTV ba? Tapos ang sabi na hindi raw lahat nagpa-function. CCTV sa bahay niya? Doon sa ano, sa lugar kung saan nawala si Justin. Yun ang sabi po, sir, ng amo niya. Hindi raw nagpa-function yung CCTV? Oo, yung ibang CCTV. Yun po ang sabi. Ang sabi po ni Major ay hinatid daw niya. Di ba? Tama ba siya niya? Pinasakay po raw ng taxi. Pinasakay niya? Ang taxi. Yung anak niya sa taxi. Oh, tapos humingi kami ng ano, may nakuha ka bang plate number man lang. Sabi niya wala. Siya daw mismo nagpasakay. Yun ang sabi niya nung siya ang ano, tinanong namin. Pinasakay ni Major yung kanyang kasambahay sa taxi. Opo. Na dapat, kung tutusin, hindi na siya yon. Dapat ang nagpasakay, si Mrs. O kung meron pa ibang kasambahay doon, yun magpapasakay. Ano, sir? O dili kaya kusang si ma'am ang sumakay ng taxi. Pumunta kasi yung anong amo niyang babae, nakipag-usap din sa amin, at saka yung anak ng amo na pulis. Yun din ang sinabi nila, sila daw yung nagpasakay ng taxi. Sila daw? Oo. Sino? Yung kalibin, yung partner ng pulis at saka yung anak ng pulis. Okay. Yun din ang sinabi. Pumunta sa bahay niyo rin? Hindi doon, pinapunta kami doon sa kanilang bahay. Pinapunta kayo? Oo, tapos ang sabi nila doon sa ano lang, Mungkayo. Tapos nang naandun na kami sa Mungkayo, sinundo kami doon lang doon sa ano, sa kanilang bahay. Pumunta gabi kayo na sa bahay? Oo, tapos sabi ko bukas na lang kasi gabi na. Mapilit sila, sir. Ah, pinipilit kayo? Oo, napumunta talaga doon sa ano, sa bahay nila. Ba't kayo pinipilit? Kasi ang ano na, doon na lang daw kasi ang amo raw niya ay nandun daw, yung babae. Yun din ang sinabi nila, pinasakay din na ng taxi. Akala ko si Medyo nang pasakay. Yun nga, pag si ang amo na pulis ang anuhin, pinasakay din niya ng taxi. Pag yung misis, sabi sila ang nagpasakay. Mm-mm. Opo. Tapos nung pumunta siya sa amin, sir, nagbigay pa siya ng 5,000. Nagbigay ng 5,000? Bakit po siya nagbigay ng 5,000? Panggatas daw sa ano, sa mga bata nung ano, kay Justin. Dalawang panggatas? Siya. 5,000. Wala po siyang binigay pang ibang explanation. Panggatas daw yun ng ano. Hindi, kung bakit po yung anak ninyo ay umalis? Wala, sir. Wala na siyang ano na bakit umalis. Major Michael Oyangguren, magandang hapon, Major.
Yes, sir. Ito po ay may kinalaman sa pagkawala ng kasambahan niyong si Justin May sa Ludua. Yes, sir. Major, isa po kayo sa person of interest kung ako po tatanungin. Oo, sir. Kasi nga po, merong mga text messages siya sa kanyang kamag-anak na nagalaw mura po siya at natatakot na po siya, wala po siya mapagsumbungan. Ang aking pong offer ay voluntary po ito. Are you willing to undergo a polygraph test? Yes, sir. Yes, sir. And then they will conduct the polygraph test? Yes, sir. Salamat. Wala pong problema, sir. Para... So, ganito po yan, sir. Bali, ano yan, sir? Naging yaya ng ano po, ng nung anak ko. Tapos, sir, parang gustong umuwi siya. So, nagpaalam daw na umuwi dahil yung namatay niya na anak, kaarawan ng namatay na anak. Tapos, sir, kaya, yun, sir, gustong umuwi. Ngayon, sir, nung tumawag yung parents ata na hindi daw nakarating doon sa bahay nila, kaya, sir, inutusan ko yung mga tao ko na mag-conduct ng verification. Oo, doon sa area ng Turil. At saka, sir, pinuntahan ko yung kuan, yung nanay din, kinausap ko doon sa bahay nila. At kasi nakausap ko yung nanay, sir, doon sa kanila. Kaya sinabihan ko naman, sir, na tumulong ako doon sa... Sabi ko sa nila, kung hindi makauwi ng 3 days, i-record na natin as missing. Kayo po ang naghatid kay Justin May? Saan po yun siya hinatid? Pauwi? Hindi po, sir. Sino po naghatid sa kanya? Sino po nagpasakay sa kanya ng taxi? Ang nagpasakay, yung... Kasi galing doon sa bahay, sir, yung anak ko, kasama niya, anak ko na babae, tapos... yung anak ko na babae, pinasakay ng taxi doon sa labas na, sir. Kasi yung anak ko ng taxi, hindi tumuloy doon sa pag-uwi dahil pinatawag ng kapatid ko na may pesta sa kinabukasan. Sabi ng yung anak ko na si Justin, gusto doon yung umuwi. So, mag-taxi na lang siya. Kasi binigyan mo yun ng panser ng advance na sahod niya. Saan po hinatid? Sa istasyon po ng bus? Sa palengke? Saan pong lugar? Sa may ano lang, sir. Sa may labas lang ng street. Saan dito street po ito? Sa may Lubugan, sir. Sa Lubugan. Opo. Anong oras? Oo. Hindi ko matandaan kung anong oras yung pag-alis niya. Umaga, sir. Hapon, gabi, madaling araw. Pero ano yun, sir? Mga lagpas na lang mga alas 12 ng gabi. Alas 12 ng ating gabi? Yes, sir. Okay. Bakit siya iatid sa alas 12 ng ating gabi? Bakit hindi pinaumaga? Gusto na daw niyang umuwi, sir. Bakit ninyo pinigilan para sa kanyang kapakanan, para sa kanyang safety? Hindi, ayaw na talaga, sir. Gusto talagang umuwi. Yun man ang sabi ng cancer nung... Di ho ba, dahil kung amo po kayo, magtataka kayo, bakit kailangan mo na umuwi, Justin? Madaling araw na, hindi kita papayagan... Kasi baka mamaya may mangyari sa inyo dyan, kami pa ang mapagdudahan. Antayin mo hanggang mag-iwanag. Pinigilan yun siya, sir, na bukas na lang kasi madaling araw na. So, kaya nga. Talagang umuwi, sir. Hindi naman mapigilan. So, pinatid na lang doon sa, ano, doon sa sakayan ng taxi. So, ang naghatid, anak mong babae? Yung anak ko, sir, na babae, sir. Yes, sir. Ilan taon yung anak mong babae? 24 na, sir. Yung anak mong babae, 24, madaling araw, nasaan ka noon? Nasa bahay, sir. Okay. So, madaling araw, anak mong babae, 24 years old, pinayagan mo iatid itong si Justin sa labas ng kalsada, samantalang yes, ikaw nandyan, na dapat ikaw maghatid dahil ikaw ay lalaki at pulis. Ay, sir, yung anak ko, sir, ang pinatid ko doon sa ano ko, sir. Sa, hindi, sir, kasi, sir. Di ba? You know better.
hating gabi, ngayon, yung kasambahay nagpupumilit, umalis, sabi na natin, sige, hindi mo mapigilan. Tapos, yung anak mo, pinayagan mo maghatid sa umaalis na ninyong kasambahay, samahan siya sa labas, sa may kalsada. Yes, sir. Bakit hindi ikaw? Di ba normally? Pero sir, malapit lang yan, sir, sa labas, ang labas ng kuan. Kahit na, sir. Kasi kung ako, kasi kung ako, sir. Hindi ko papayagan. Ang anak kong babae, i-expose ko siya madaling araw sa labas ng kalye na who knows, baka mamaya may mga masasamang loob dyan. Sir, wala pong problema, sir, kasi alam ko naman yung area ang pisan order ng Toril. Sir, ganito na lang, sir. Ipapalay detector test kita, sir. At pumayag ka naman, sir, di ba? Yes, sir. Kennel Lupas? Yes, sir. I'm listening. Pakiumpisa na po yung investigation tungkol dito. Narinig nyo lang po, yes. kanina pa po, pautal-utal po si Major at malayong mga sagot sa tanong ko. Yes, sir. Copy, sir. Bakit wala pa rin pong nag-iimbestiga? Palibasa yung Major po, yung person of interest. Ganito, sir. I-check ko muna sa aking investigation section, sir. Baka may resulta sila ng investigation nito. Kasi, sir, galing ako ng Marilog, sir. Nandun ako galing sa bundok. I-check ko muna, sir. Sige po. Pakiumpisa nyo na po investigation. Babalikan ko kayo tomorrow, Colonel, sir. Ano po? Tomorrow, usap ulit tayo. Okay, sir. Sige po. Sir. Thank you po, Colonel. Major? Yes, sir. Papupuntahin ko po yung NBI dyan. Isabit kayo sa polygraph test. Yes, sir. No problem, sir. Okay din ba? Okay din ba sa yung kasama sa anak yung babae? Mag-polygraph test siya? Ayaw, sir. Sabihan ko, sir. Oh, kasi sabi mo, siya yung naghatid. Para malaman kung talagang totoo ba siya ang naghatid o hindi. Oh, sir. Wala na po problema, sir. Kasi ginamit mo yung pangalan niya, niname drop mo, kaya kasama siya sa polygraph test. Tama? Ayaw, sir. Thank you po, Major. Okay, sir. Thank you po. Bukas, tatawagan ko ulit si Colonel para sa investigation. And then, papadala po ako ng NBI. Kung hindi magbabagong isip nitong si Major, ipa-lie detector test siya. Dalawa sila ng anak niya. Opo, sir. Okay? At pagkatapos po nito, magkakaroon po tayo ng Senate investigation. Opo, sir. Patatawag po natin siya sa Senado. Puputi Senado.